Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction kaya samahan nyo. Oh guys, let's go! 26.7 billion na pondo po. No, ito po, sabi ni Dong Gonzales. Si Dong Gonzales po, yan yung pinalit kay ano eh. Kaya Gloria Macapagal-Arroyo bilang Deputy Speaker. No, mataas po ang tungkulin nito ni Dong Gonzales. Kaya attack dog to ni Martin Romualdez. Maganda po yung punto ni Martin Romualdez ni Dong Gonzales. Eh, no? Ang sabi ni Dong Gonzales, eto po yung akap na kinu-question kahapon ng mga congressman sa pamumuno ni Senator Aimee, sa pamumuno ni Senator Aimee Marcos doon po sa may hearing. No, yung akap na 26.7 billion na tinatanong ni Senator Marcos. Ito po ang sabi ni Gonzales eh, na pangisingisi pa eh. Representative Gonzales reminds Senator Aimee Marcos of the Senate's approval of the 26 billion akap program within the 2024 national budget. Tapos ngayon, sabi ni Gonzales, sasabihin nyo ngayon na saan ang galing, hindi nyo alam. Aba, meron na rinig pa ako, hindi ko na alam po si Gonzales din. DSWD, meron po bang umiepal na congressman? Meron. Anong pangalan? MR. Hindi ba? Bibigyan ko kayo ng halimbawa, baka sabihin nyo, niloloko mo naman kami patong, meron ba talaga? Pag tinipe nyo po sa Congressman DSWD Project, makikita nyo po eh. So ito po, malinaw na ito po ay mga budget po to ng DSWD yung pinag-uusapan natin. Pero ang tanong, sino po namimigay? Ayan. So itong mga to ay pinamimigay. Yung DSWD Project, hindi po DSWD lang yung namimigay. Ha? Yan po ay pinagmamalaki bilang proyekto ni MR. Ito po katunayan. Meski po yung akap, ito po yung akap. Balita na pala yan noong December 13. Sabi po rito, workers were considered near poor sa Inquirer po to lumabas. With monthly salary of 23,000 or less, will get one-time 5,000 financial aid under the ayuda sa Kapuskita according to ako party list Elizalde ko. Yan, si Kopa pala. No? After the bicameral, etc., etc. Under ACAP, the near poor who earned 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration of the House under Speaker Martin Romualdez. Sino po nagkiklaim na yan ay proyekto niya? Proyekto po ni Martin Romualdez. Ayan po sa press release. Tama po yan. Yan po ay budget ng mga ng DSWD, may akap, inapprove po nila yan. Pero pagdating po sa mga press release, pagdating po sa pamimigay, kanino pong proyekto ang sinasabi? Ulitin ko, under akap, the near poor who earned 23,000 or less would be given social aid. That's the new program of our administration, of the House under Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin, etong lahat na ipamimigay na ayuda, ang lalabas po yan, proyekto yan ni Martin, kahit po yan ay napunta sa DSWD. Ngayon, yung DSWD kahapon na tinatanong, anong sabi niya? It is as foreign for us as you are. Sa madaling salita, hindi pa rin po namin alam kung paano po namin ipapatupad yan. Pero na press release na noong December pa lang na ito ay proyekto ni Martin. Yun po yung pagkakaiba. Wala pong kiniklaim si Pulong kung ano man yung pinatayo ng DPWH na yan ay proyekto ni Pulong. Bawal po sa mga Duterteng mangangkin ng proyekto ng taong bayan.
Samantalang si Martin, maliwanag na ibinibigay, ipinakicare up lang nila sa DSWD, pero sa pamimigay, na nakakatiyak tayo na nariyan lagi ang malaking-malaking MR. Minsan kasama pa yung tinghog party list. Tama ba yun o hindi? Tama po yun. Kaya gamit na gamit po ni Martin yan. Mahirap lang patunayan yung sinasabi nila na direktan link nitong AKAP na gagamitin to sa yung pirmahan. Pero magagamit po yan pagpapakilala po ng AKAP na yan na yan ay proyekto ng kanilang pinuno sa House of Representatives na nagngangalang Speaker Martin Romualdez. O, ganun lang po yun. Simplihan lang po yan ng mga kampanya. Okay? Meron po ba? Na kahit kaya yung tatanggapin ng DSWD po, tulong sa tao yan. Yun yung nakakapagtaka doon, no? Kahit hindi pa po alam kung paano i-implement ng DSWD. Kasi tinatanong kahapon eh. Pero meron na po. Meron na po silang budget. At malinaw din po na nasa mga dyaryo na, ito nga halimbawa Inquirer, na ito ay proyekto ni Martin Romualdez na ipapadaan sa DSWD. Ganun lang po yun. Hindi sila amin. Katulad ng sabi ni Gonzales ngayon, sole authority over these bonds ay ang DSWD. Pero sa projection nila sa media, project of Speaker Martin Romualdez. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Ito po si Bulubukbukin. Ang daming pera talaga. Bumaba. Hindi pa nga alam kung paano implement. Meron ng pera. Grabe. Napakaswerte. No? Eh, sabi nga sa inyo, 500 billion. Kwentahin nyo po yung budget ng ayuda nung panahon ng pandemya. 2 taon yun. Mas malaki pa to. Sa walang pandemya, mas malaki pa yung iayuda natin. Okay, punta na po tayo rito sa Tambi vlogger na si Bulubukbukin. Bulubukbukin Coach Jarrett. Ang sinasabi niya, duwag at ipokrito si Pangulong Duterte. Bakit duwag? Hindi ko na nabutan. Wala dito sa sa Twitter. Maikli lang to, parang kinakat lang nilalagay sa Twitter. Pero bakit daw ipokrito? Kasi daw nung panahon ni Pangulong Duterte, nagsusulong po siya ng tsa-tsa, di ba? Ngayon daw, napaka-ipokrito raw ni Pangulong Duterte kasi ngayon daw tinututulan niya yung tsa-tsa. So nung panahon niya, gusto niyang magsulong ng tsa-tsa, ano pa nga raw, buong gobyerno pa yung babaguin, di ba? Yung gagawin pa tayong federalismo. Okay, tama po yun. Gusto po ni Pangulong Duterte yun sa simula. Pero tinitignan ko po yung timeline. Ito po balita ng June 26, 2019. Ni-research natin ng konti. PRRD won't insist on federalism but still wants tsa-tsa. Okay, ang katwiran dito ni Pangulong Duterte, if you do not want federalism, fine. So yung tao po, no? Ang pagkakaiba, bukbok, hindi mo naiintindihan, hindi ipokrito yung Pangulo namin. Marunong siyang makinig sa mga tao. Okay. Ano yung sinasabi? No? Si Pangulong Duterte ay nag-i-insist po, naging ipokrito si Pangulong Duterte. Kasi tinatanggihan niya raw ngayon yung tsa-tsa samantalang nung panahon niya raw isinusulong niya yung tsa-tsa. Okay, ano po yung pagkakaiba? No? Si Pangulong Duterte po marunong pong makinig sa mga tao. Yun po yung pagkakaiba eh. Ayaw ng mga tao na nung hindi pa naunawaan ng mga tao yung federalismo. Kaya hindi niya po ininsist. Ito po, ang pagkakaiba po ngayon, ang dami na pong issue nitong People's Initiative, ang dami na pong issue nitong tsa-tsa natin, nag-aaway-away na yung Senado at Congress, mga House of Representatives, nag-aaway na yung congressman at mga senador, nagbabalitaktakan na yung mga tao, mga vloggers, away-away na. Wala pa rin
tuloy-tuloy pa rin, bahala na. Magkagulo na tayo rito sa Pilipinas. Basta kinakailangan matuloy yan, tsa-tsa na yan. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, sige, kung ayaw ng mga tao yung federalismo dahil hindi pa nila naunawaan, hindi ko i-insist yan. Ano lang gagawin niya? Yung mga economic provision lang, na yun po yung mga, yan po kaya po nagbukas tayo, di ba, sa telecommunication at iba pa. Binago lang po yung saligang batas sa pamamagitan ng hindi nga nag-tsa-tsa noong panahon ni Duterte. Sa pamamagitan lang po ng pagpapasa ng mga bagong batas. Okay naman. Pwede na magmay-ari ng mga kumpanya pala rito, mga dayuhan. Dahil po doon sa mga pagbabago na yun. So hindi po ini-insist, bakit po magiging ipokrito si Pangulong Duterte na tututulan niya yung tsa-tsa? Ayaw niya nga nang, kung ayaw nga ng mga tao, hindi niya pinilit. Pinag-uusapan natin yung 20. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!